ask you, how many of you believe that God is good? Can I hear a shout of praise? Woo! And then naman, how many of you know that God is good? Shout it out! Woo! Maybe some of you, you're wondering, parang pareho lang naman yung tinanong niya, no? But I believe, my dear friends, believing and knowing are different things. Because when we believe, there could be a slight chance of error, di ba? Parang lalo na kapag yung pinaniwala may taong kaduda-duda. Di ba? And I believe that believing is the minimum of our faith. That's why when we say the Apostles' Creed, di ba, I believe in God, I believe that's just the minimum. But I believe what's more important is knowing God's goodness, knowing who God is. Ano yung because when we believe, we know, for example, that God will provide. But when we know, alam natin, proven in His track record, that when we were down, God provided. And we know right now that God is a good God because of what He has done in our lives. And we don't just believe, and we know that He is God. Come on, give Him a clap offering if you believe in this. So I pray that as we worship, we both believe and we know how good God is. Why? Because He has proven Himself and manifested Himself in our daily lives. If you are ready to proclaim God's goodness in this place, I invite you all to make the sign of faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we believe and we know that You are great God, that You are God above our storm, that You are God who never fails. Though sometimes our darkest days blind us to the truth, let this truth be the anchor in our hearts to know and to believe that You are Lord above all. And so we declare now, Lord, that You are a God who never fails. We put our trust and our hope in You. I believe in
Oh,
If you're ready to be blessed by an unshakable God, give the Lord a loud shout of praise. Woo! Can you tap three people around you? Tell that person, we have an unshakable God. Amen. Are you ready to receive what God has prepared for you today? What? Amen. Let's pray our favorite prayer here at the feast. All together, let's make the sign of our faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me all together. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion, and because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na-miss ko kayo ng dalawang linggo. Ayan. But today I'm back to continue our series, Angels and Demons. Sabi nyo nga, Angels and Demons. Pakitingnan nga yung katabi. Sige nga, tingnan mo. Alin kaya siya doon? Sana angel, no? Di ba? In this entire series, we are talking about how to deal with the supernatural. Last week, pinag-usapan natin, talk one, sabi sa inyo ni Brother Oying, we talk about temptation. And sabi niya, our one big message last week, you're better than you think you are. So kapag tinitingnan ka ng sinasabi ng demonyo sa'yo, wala kang kwenta, makasalanan ka, marumi ka, anong pinapaalala sa atin ng Diyos? We're better than we think we are. Amen? Today we are going to discuss another hot topic. It's about superstition. Sabihin nyo nga superstition. And our one big message is this, God is enough. Sabihin nyo nga yan. Let me talk about one of the most popular superstitions. Let me talk about horoscope. Ayan. Sino sa inyo dito ang hindi naniniwala sa horoscope? Taas nga ang kamay. Hindi kayo naniniwala sa horoscope. Ayan. Thank you so much. Sige, tanungin ko naman, sino sa inyo dito ang Libra? Katulad ko, Libra. Ayan. Sino dito ang Aries? Taas ang kamay. Sino naman ang Cancer? Ayan. Sino ang Capricorn? Capricorn. Ba? Mayroon. Sino ang Sagittarius? Sino ang Leo? Leo. Pisces. Diba? Virgo. Ba? Scorpio. Asan? Gemini. Meron ba? Taurus. Sino pa? Ano pa naiiwan ko? Meron pa ba? Aquarius. Yeah, meron ba? Aquarius. Ayan. Ano pa ba? Meron pa ba? Gemini. Ayan. Meron na. Gemini. Ano? Okay. Leo, meron na. Leo, meron na. Okay. Hindi nga kayo naniniwala sa horoscope. Alam nyo, alam na alam nyo lahat. Eh, kulang pa. Ganyan. Alam nyo, horoscope, maraming naniniwala. It seems believable because of the Forer effect. Sabi nyo nga, Forer effect. Ano yung Forer effect na yan? This was invented and experimented on by Bertram Forer. Kaya Forer effect. Ano yung ginawa niya sa experiment niya? Si Forer, gumawa siya ng experiment and he told his students that he was giving each of them a unique personality profile. Kanya-kanya yung personality. Tapos, ito yung example ng binigay niya dun sa mga estudyante. Basahin natin. You have a great deal of unused capacity which you have not turned to your advantage. While you have some personality weaknesses, you are generally able to compensate for them. You have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times, you are extroverted, affable, sociable, while at other times, you are introverted, wary, and reserved. Alam nyo, ayan yung sample lang binigay niyang unique personality dun sa mga bata. Alam nyo, nung binasa ng mga estudyante, yung unique personality profile nila, alam nyo, nagulat sila, ay grabe, saktong-sakto ito. Ang hindi nila alam, yung ibinigay sa kanila ni Forer, ay pare-pareho lang. He gave each one of them the exact same statement. Tapos sila, oo nga, ako nga ito, ako talaga to, unique ako. Alam nyo, ganyan nag-work ang mga horoscope.
You see, subukan nyo ipag-eksperimentohan. I-cut and paste nyo yung description for each zodiac sign, tapos paglabu-labuhin ninyo, mag-work pa rin. In fact, pag nagbasa ka ng Inquirer, nakita mo, horoscope mo, ang Libra, ba? Libra, sabi, Libra, okay, mamalasing ka sa love life mo ngayon. Yung ganun. Pagdating mo sa Manila Bulletin, pagbasa mo, anong sabi, mahahanap mo na ang one true love mo. So ano ang totoo? Diba? Pag ikaw binasa mo yung paniwala ka. Bakit? Kasi feeling mo nag-a-apply sa'yo, yun yung fourer effect. They will still work. But you see, sa akin, huwag tayo sana maniwala sa zodiac sign. Walang kwenta yan. Bakit? Here's the good news. Ask me what? The good news is this. You don't need a zodiac sign to tell yourself you're lucky. You only need one sign. And what is that sign? The sign of the cross. To tell you that blessings are chasing after you. Hahabulin ka ng biyaya. Hindi mo kailangan ng horoscope para sabihin sa'yo kung anong mangyayari sa'yo. Bakit? Alam ko na kung anong mangyayari sa atin. Alam ko na anong mangyayari sa akin. Bakit? God already said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." May magandang mangyayari sa iyo. Si Lord na ang nagsasabi yan. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong horoscope o anong pamahiin. Bakit? Si Lord lang, sapat na. God is enough. You see, your destiny, itong paniniwala ko ha, is not based on the alignment of the stars. Your destiny is based on the alignment of your actions to God's will. Amen? Gusto niyong ma-bless? Sino sa inyong gustong ma-bless talaga ni Lord ng grabe, siksikliglig at umaapaw? Sa akin, ito lang, simple lang. Maganda na ang plano ng Diyos sa inyo. Ang tanging gagawin na lang natin ay iayon ang plano, iayon ang buhay, iayon yung mga gawain, iayon yung actions sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Kasi pag ang Diyos ang nagplano, sigurado the best. Tama? Kailangan na lang nating sundin kung ano yung gusto niya para sa atin. Amen? Again, God is enough. Amen? Invite you into prayer. I'd like you to believe that no superstition will ever suffice because we have a God who loves us and who knows what's best for us. Let's go into prayer. Close your eyes, bow down your head, put your hands towards your chest and say this prayer after me. Jesus, my being here is not a product of the alignment of stars. I am here because you have planned this a long time ago, because you want to bless me and give me hope. I believe you are more than enough for me. This I pray in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise Jesus. Speak to us today. As you sit down, tell the person beside you, God is enough for you. Talk to superstition. My one big message is quite simple. God is enough. By the way, yung mga nasa taas, wala kayong maupuan. Meron pa ditong upuan sa harap. Tatlo, dito, apat. Sige, huwag po kayong mahiya. Baba lang kayo dito. Ayan. Sabihin nyo nga ulit, God is enough. Alam nyo, when we talk about superstitions, ang mga Kristiyano, they take two approaches. How many approaches? Dalawa. They either demonize or discern. Let me go to the first approach. Some people, they demonize superstitions. Na kapag nakakita silang kahit na anong pamahiin, ano sasabihin nila, may slight hint lang ng superstition, people believe that the devil created it himself. For example, meron ng mga kilala, sinasabi, brother, alam mo, masama yung Harry Potter na yan. Huwag sila dapat na nagbabasa yung Harry Potter na yan. Bakit? Mga magician yan, mga witch yan. Gumagamit sila ng mga magic, black magic, ganyan. They can open you to occult. Pero sa akin ito, parang mas pagbasahin ko na yung bata ng Harry Potter kaysa pagbasahin ko ng FHM at Playboy.
Naintindihan niyo sinasabi ko? Kasi pag binasa niyo yung Harry Potter, if you discern it very carefully, oo, may witchcraft, pero alam naman ng lahat na fiction lang yun. Anong, ang, pag binasa mo Harry Potter, it teaches self-sacrifice, it teaches courage, being brave, reaching for your dreams, being selfless, helping others, loving one another. Yun yung sinasabi doon. Kaya sa akin, yung iba talagang sobra naman, Harry Potter lang, demonyo na kagad. Yung iba, pagka counting night ng pamahiin, ay naku, masama yan sa demonyo yan, mamalasing ka, ganyan, labo eh, di ba? Huwag daw maniwala sa pamahiin, pero pag naniwala ka, mamalasing ka. So, labo, di ba? Ano sinasabi ng iba? Naku, brother, huwag kang sasakay dun sa mga jeep na mayroong pusang gumaganong-ganon. Pero malas yan, naku. So, ano yan? Alam, ang hirap na nga sumakay ng jeep, mamimili ka pa. Ano ba itong jeep ba ito? May gumaganon ba? Di ba? Yung iba sinasabi, huwag ka dun sa pusa, dun sa aso yung gumaganong-ganon. Di ba, may ganyan? So, anong kaiba nun, di ba? Sa akin, I don't agree with that approach. Bakit? It causes us to have a devil paranoia. Sabihin nyo nga yan, devil paranoia. Yung kahit ano na lang, piling mo, ay, demonyo yan. Ay, demonyo. Ay, naku, may demonyo. Na kapag walang Jesus, walang God, anything secular, feeling nila, ay, naku, demonyo yan. Huwag kang makikinig yung secular music. Huwag kang makikinig kay Lady Gaga, demonyo yan. Yung mga ganyan. Sa akin, devil paranoia yun. Bakit? It makes the devil bigger and more powerful than he is. Imbis na hindi ka natatakot, naapektuhan ka tuloy, napaparalyze ka sa buhay mo, bakit takot na takot ka na ano, baka lahat mayroong demonyo. And you see, it makes people look for a demon under every strange-looking object. Sa akin, sana wag tayo dun sa approach na demonize, na anything na mislight hint ng superstition, masama. Here's what I believe in. I believe in the second approach. Ano yung second approach? Discern. Sabi nyo nga, discern. Oo, tama. Some few of them are evil. But alam nyo, most of superstitions, some of them, yung iba naman, they are not. Bakit? They are just human attempts to control what we cannot control. And if you think about it, some superstitions have very practical purposes. Pag iniisip mo at sinuri mo maigi, medyo practical naman yung dahilan bakit may pamahiin tayo. Parang ang mga Pilipino, di ba, marami tayong pamahiin. Tama ba? Ay, grabe. Sobrang dami. For example, ito. Mag-ingat daw, wag daw makakabasag ng salamin. Pag nakabasag ng salamin, anong mangyayari? Umalas. Mamalasing ka daw for 7 years. Ganun katagal. Ito ha, alam nyo saan ang galing yan? Here's a fact. In ancient times, ang mirror sobrang mahal na commodity yan. It was so expensive that sometimes it will cost you about 7 years of your salary, of your sahod, of your wage. Kaya naman, tama naman talaga. Siguro, kaya nila ginawa ito, itong pamahiin na ito, so that you will be extra careful when you are handling mirrors. Naintindihan niyo ako? Ikaw ba no, makabasag ka, 7 taong kang magbabayad ng ano, ng sweldo mo para doon, ganun kamahal. Ano pa? Number 13. Sa mga puti, uy, malas yan, 13. Noong October 13, Friday da, 13th ako malas yan. Ang sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi ako naniniwalang malas yan October 13 dahil Friday the 13. Bakit? Kasi sabi sa horoscope ko, swerte daw ang Libra. Labo eh, no? Naniwala pa rin sa horoscope. But you see, yung iba, malas yan. Pero alam nyo, sa Chinese culture, number 13 is good luck. So, ito ang tanong, sino nagsasabi ng totoo? Malas ba o swerte? Ah, hindi natin alam. Kaya sa akin, head mo lang, di ba? Ano pa? Sabi nila, crossing your fingers is good luck. Tama ba? Good luck. Pero ako, di ako naniniwala dyan, di ba? Pagka gusto mong pagtripan yung aso para wag mapupo, gaganyanin mo. Eh, alam nyo ba yun, di ba? Pinagtitripan ko yung mga aso pag gaganyanin. Yung, anyway, they say crossing your fingers is good. Alam nyo saan ang galing yan? Tanong nyo sa akin saan? Nung unang panahon, people, they cross their fingers. Bakit? To symbolize the cross. As a way of driving out evil spirits. So actually, itong crossing fingers na ito, hindi ito pamahiin. This was actually a simple prayer before. Ito ang tanong ko, yung Korean heart kaya na ganyan? Ano bang ginagawa niya na idudulot sa atin yan, ha? Diba nakaka-attract ba yan ng opa, yung gano'n? Diba? Diba, kakala nyo, ikinapupugi nyo yun eh. Diba? Yung mga lalaki, tigil-tigilan nyo yan, ha? Nagigigil ako sa inyo eh. Kalalaki yung tao, ganyan kayo ng ganyan. Hayaan nyo na sa mga babae, pero ganyan-ganyan. Diba, kamukha nyo si Sanderford eh, pag nagaganon kayo eh. Diba, ganun ang ganun si Sanderford. Diba? Ano pa, pamahiin?
Narinig nyo na siguro ito, yung mga lola, sinasabi sa atin, ano, bawal maggupit ng kuko saan? Sa gabi. Bakit? Malas daw. Ay, alam nyo, nag-agree ako dyan. Bakit? Noong araw, walang kuryente. Eh, malas nga talaga yan. Bakit? Kapag nagupit ka ng kuko sa gabi, baka imbis na kuko magupit mo, daliri magupit mo. Eh, kaya wag ka talaga magugupit sa gabi. Pero ngayon, wala na yan. Di ba? So, siguro doon ang galing yung wisdom. Ano pa? Ano daw? Wag daw itatapat yung front door, tapos back door. Wag daw dapat tapat yan. Ako, naniniwala ako dyan. Malas talaga yan. Bakit? Sabi nila, lalabas daw ang biyaya kagad. Sa akin, wag talaga magtatapat yung front door tsaka back door. Bakit? Kapapasok mo pa lang, lalabas ka na kagad. Labo naman nun. Eh, yung ganoon. Ano pa? Ito, kawawa to. Lagi na lang sinisisi. Pag mayroon tumawid na ano, itim na. Uy, may itim na pusa. Huwag tayo dyan dumaan, tumalikod ka. Pag talikod mo, meron na naman pusang itim. Uy, naku, o paano, hindi ka nagagalaw. Diba? Huwag niyong idamay sa kalokohan nyo yung kawawang pusa. Diba? Naglalakad lang siya. Nag-i-enjoy lang yung pusa. Dinadamay nyo pa sa kalokohan nyo. Diba? Anong kinalaman niya? Kasalanan ba niyang pinanganak siyang itim? Diba? Yung iba, itim na pusa, itim na paru-paru, malas yan, di ba? Lahat na lang ng itim, masama. Eh, kawawa naman yung katabi mo, itim pa naman. Ano pa? Ay, pagka may patay, ang daming pamahiin, tama? Ay, nako, anong sabi nila? Bawal maghatid ng bisita sa burol, di ba? Hindi na kita ihahatid, ha? Kasi alam mo naman, may kasabihan, ganyan, baka sunod-sunod na, ganyan. Sa akin, may practical reason yun eh. Eba talaga, huwag ka talaga maghahatid ng bisita sa burol. Sa dami ba naman ng bisita, ihatid mo pa lahat sa parking lot, hindi napagod ka. Tama. Ano pa? Ito pa, sinasabi nila, ano pang malas? O pagkagaling mo sa burol, huwag kang uuwi kagad. Tama? Anong tawag dyan? Magpagpag ka. Baka malasin, may mamatay sa inyo. Sa akin, alam nyo, may wisdom yan. Bakit? Palusot lang yon kasi nabitin ka sa biskwit at kape sa burol. Kaya kakain ka sa 7-Eleven, McDonald's, Chowking, yung ganyan. Ano pa? Ito, naalala ko ito. Nung 3 years ago, nung bago kami ikasal lang misis ko, nagplano kami, ikakasal kami October 2014. October 16, in fact, anniversary namin bukas. October 16. Nung nalaman yun nung ano, nung, tapos yung brother-in-law ko, kuya niya, nagplano rin sila, kakasal sila February. So sabi ng mga kamag-anak niya, uy, naku! Huwag kayong magpapakasal ng dalawa sa isang taon. Ang tawag dyan, sukob. So, ba malasing kayo, baka maghiwalay kayo. Alam nyo, ako naniniwala ako doon, talagang sukob yun. Sukob sa wallet talaga yun eh. Bakit? Eh, dalawang kasal yung gagastusan mo eh. Pero kung para sabihin mo hindi magtatagumpay yung relasyon ninyo, aba, nasa sa inyo na yun. Wala na yun doon sa petsa no, kung saan kayo nagpaano, nagkinasal. Tama ba? Ano ba? Ano ka sabihin nila? Bawal magwalis sa gabi. Lalabas ang swerte. Di ba? Eh, sa akin, practical reason yun. Aba, dapat lang. Huwag ka talaga magwawalis sa gabi. Bakit ba naman kasi inabot pa ng gabi yung mga kalat at dumi sa floor? Dapat umaga pa lang, winalis mo na. So, sinasabi lang yan ng mga matatanda para ano, umaga pa lang maglinis ka na. So, kung titignan nyo maigi, may value yung mga quote-unquote pamahiin. Ito ang problema. Huwag sana natin bibigyan ng power yon. Huwag natin paniwalaan na ano, pag ginawa mo yon, swerte. Pag hindi mo ginawa, malas. Naintindihan yung sinasabi ko? Ano pang mga kalokohan? Ayan, ito. Huwag daw pagliligpitan yung tao sa hapagkainan. Bakit hindi na makakapag? Asawa. Ay, sa akin, alam nyo, ito gusto ko sabihin sa inyo, best huwag mo isisi sa plato, kutsara, tinidor ang pagiging single mo. O, di ba? Uy, teka lang, baka gusto niyo bumili ng libro, 225 lang, ayan, mga hindi nakabili ng launching date, meron po dyan sa labas, 225, sa book table lang po, dyan po, sa iGive table. Anyway, alam nyo, may punto yung huwag nyo pagliligpitan eh. Bakit? Eh, syempre, bastos naman yun, kumakain pa yung tao, nililigpit mo na. Di ba? So kung titingnan nyo, susuriin yung mabuti, yung mga pamahiin na yan, may value. Pero, sana wag natin paniwalaan na dyan nakasalalay ang ating destiny. Naintindihan nyo ako? Why? Because here's the truth. Delikado pag naniwala tayo dyan. Because what you believe becomes true for you. For example, alam nyo, yung superstitions, they are self-fulfilling prophecies.
Kapag pinaniwala mo yung isang bagay ay malas, halimbawa, sinabi, napagligpitan ka ng plato, ay naku, malas, baka hindi na ako magkaasawa. Anong sinabi mo? Eh, lagi kasi yung napagliligpitan ng plato, hindi na ako makakapag-asawa. Aba, mag-iingat ka, baka hindi ka nga magkaasawa. Bakit? Kasi yan yung pinaniwalaan mo eh. Why? And you see, fear creates your reality when you believe in bad luck. Pero, kontrahin naman natin sa kabila. If you believe that something is good luck, you expect good things to happen. Halimbawa, for example, mayroon kang suot-suot na ano, feeling mo, ito yung lucky charm ko. Diba? So ngayon, dahil feeling mo, swerte ka ngayon, diba? Your faith creates your reality. So here's the thing, anong punto ko dito? Let me share to you this experiment, ha? One day, meron silang ginawang experiment sa mga golfers. So, golf ball experiment. Meron dalawang grupo daw. Sa unang grupo, sinabihan nila, okay, use this lucky ball. Swerte itong bola na ito. Paluin ninyo. Tapos, doon sa kabilang grupo, sinabi nila, wala. Wala lang. Laro lang kayo. Wala silang sinabi. Alam nyo ano naging resulta? Yung mga nasa unang grupo, mas accurate yung palo kaysa doon sa pangalawang grupo. Pero alam nyo, ito yung totoo. Doon sa experiment nila, ito yung totoo. Wala naman talagang special doon sa bola. Yung mga bolang yon, they were chosen randomly. Pero sinabi nila, oh, ito, swerte itong bola na ito. Alam nyo, pinalo nila. Mas mataas yung, mas magaling yung accuracy nila. Bakit? Anong punto dito? Anong lesson? Superstitions are not powerful. Your belief in them makes them powerful. Naintindihan nyo ako? Superstition in itself? Wala yan kung hindi mo papaniwalaan. Again, how do we deal with superstitions? Huwag kayong matatakot. Kaya nagawa nyo, kaya hindi. Bakit? Kasi kung di naman kayo naniniwala, wala din naman magiging epekto sa inyo. Katulad sa aming mag-asawa, tsaka dun sa brother-in-law ko, sister-in-law ko, hindi naman kami naniniwala, di totoo yung sukob-sukob na yan, wala. Ano ending? Ngayon, three years na kami parehas kasal, we are having a wonderful marriage, ang saya-saya namin, meron na kaming mga anak, close na close kami, mahal na mahal namin ang isa't isa. Bakit? Eh, hindi naman kami nagpa-apekto dun eh. So kung hindi mo paniniwala yung pamahiin, wala rin epekto sa inyo. Naintindihan yung sinasabi ko? Eto lang. Sa akin lang, stop demonizing all kinds of weird beliefs. Hindi porket meron konting pamayon, ay, masama yan sa demonyo, yung kagad yan, yung ganyan. Huwag tayong maghusga kagad na demonic. Instead, we should discern. Sabi nyo nga, discern. Bakit? Being too quick to judge actually reveals more about our fear than our faith. Naalala ko itong isang babae lumapit sa akin, sabi niya, brother, bakit ganito? Alam mo yung sabi ng prayer group leader ko dun sa isang community, yung bahay ko daw, infested daw ng evil spirits, ang dami daw demonyo dun sa bahay ko. Kaya daw kami nag-aaway mag-asawa, kaya yung marriage namin on drugs, kaya yung mga anak ko nagre-rebelde sa akin, kasi daw infested yung bahay namin ng demonyo. So, bumisita daw itong prayer group leader niya sa bahay, tapos tinignan, nagulat daw siya. Bakit? Sabi nung kanyang prayer group leader, itapon mo ito. Bakit? She discovered a lot of objects na kailangan daw sunugin. Bakit? Galing daw yun sa demonyo. And tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, ano bang mga objects yun? Tinatanong niya kasi sa akin, susundin ko ba siya, brother? Sabi ko sa kanya, ano bang mga objects yun? Kinuwento niya, meron akong dun, Buddha, brother. Ang mahal ng bili ko doon. Sa nagpunta ako ng Thailand, binili ko yung Buddha na yun, mahal-mahal ng binayad ko doon. Eh, dekorasyon lang naman, bakit ba niya pinapatapon, pinapasunog? Sabi ko sa kanya, ano pa? Sabi, yun, meron akong dragon doon na ano, na banga. Demonic daw yan, itapon daw yan. Daang libo yung bili ko dyan. Paano na yan? Pag sinunog ko, para ako rin sinunog yung 100,000 ko. Yung ganun. Tapos ito pa, sabi niya, yung anak ko, galit na galit, bakit pinapatapon yung mga Harry Potter na libro niya? Eh, kawawa naman yung anak ko. Collection niya yun, yung ganun. Ano pa? Sasabi niya, ito pa, Teenage Mutant Ninja Turtles. Pati ba naman yun? No? Sabi, bakit daw? Eh, hindi lang yun. Sabi, pati ito, Care Bears. Eh, demonic daw yun. Sabi, ba't demonic? Eh, kasi daw umaarte na parang tao. Tapos may mga magic daw, may power daw yung mga turtles na yan, yung mga Care Bears na yan. At dapat daw, ang source lang ng power, si Lord. So dapat daw, demonic yan, itapon daw yan lahat. Tapos ito, alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, pamilyar ako sa ginawa niya sa bahay mo. Meron talaga mga ganyang tao ang thinking nila, basta may konting slightest hint of superstition, relax, sa demonyo yan. Ito ang sabi ko sa kanya, kung hindi ka komportable sa mga bagay na ito, go ahead, get rid of them.
tapon mo. Pero alam nyo, sabi ko sa kanya, I will be very careful blaming your kids' rebellion at yung pag-aaway nyo mag-asawa dun sa Buddha. Hindi ko isisisi yan kay Buddha, sa dragon na banga, sa Teenage Mutant Ninja Turtles, at lalo na kay Care Bears. Bakit? Instead, imbis na hanapin mo kung ano yung mga bagay na dapat mong itapon sa akin, hanapin mo kung meron bang pride, meron bang bitterness, meron bang selfishness, meron bang kasamaang loob sa puso ninyo at sa bahay ninyo, sa marriage ninyo. Bakit? Because that's the real evil. Yun ang sumisira talaga sa pamilya ninyo. Anong punto ko dito, my dear brothers and sisters? Alam nyo, yung belief natin that objects can be infested, it's very attractive. Bakit? Because it is escapist by nature. Sabi nyo nga, escapist. You escape. Bakit? Kasi mas madaling itapon yung mga gamit na yun. Itapon mo yung Buddha, itapon mo Harry Potter, itapon mo yung Care Bears. Mas madaling itapon yung mga gamit na yun at sunugin na yan kesa minsan, kesa maghingi ng tawad sa anak mo. Kesa humingi ng tawad saan? Sa asawa mo. Kesa maging mas pasensyoso sa pamilya mo. Mas madali yun. Itapon mo lang. Pero sa akin ito, kahit wala pang laman yung bahay mo, kung wala naman wala naman pagpapatawad sa puso mo, baliwala din yung mga pinagtatapon mong bagay na yan. Naintindihan yung sinasabi ko? You see, my point is this, devil paranoia does not glorify God, but the devil. Bakit? Para bagang ang lakas-lakas ng demonyo masyado. Excuse me, let me tell you this. Hindi po ganun kalakas ang demonyo the way we think he is. Bakit? Mas malakas tayo sa kanya. In fact, yung mga demonyo na yun, naiinggit lang. Bakit? Hindi niya kaya maging tao eh. Tayo, ginawa tayo ng Diyos. Last talk, sinabi ni Kuya Oing, na ano, nakawangis tayo ng Diyos, kamukha tayo ng Diyos. Yung mga demonyo, yung mga evil spirits na yan, wala, si Satanas, kahit kailan hindi niya pwedeng maging tayo. Kaya inggit na inggit yan sa atin. And in fact, ano pang kinainggit yan sa atin? Mas malakas tayo sa kanya. Why? Let me tell you this. The devil is already a defeated creature. Talo na yan. Kahit anong gawin niya ng ending, panalo pa rin si Lord. Kaya lahat ng pangloloko, lahat ng temptation, gagawin niya sa iyo para ano? Para paniwalain ka na sobrang lakas niya. But let me tell you this, mas malakas ka sa kanya. Bakit? Ano niyo sa akin? Bakit? Because the God, the Most High, Christ, dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. Kasama mo, nasa loob mo ang Diyos. So ba't ka matatakot sa demonyo? Kasama mo ang Diyos. Naintindihan yung sinasabi ko? Kaya sa akin, be careful not to demonize every superstition. Huwag niyong iasat. Masyado niyong pinapalakas yung demonyo. Eh minsan, yung sarili ninyong katamaran, sinisisi niyo sa demonyo. Kaya hindi ako matend ng peace. Bakit? Inoppress ako ng demonyo. Tinempt niya ako na ano manood ng TV. Eh sa akin, sinisi mo pa sa demonyo yung hindi mo pag-attend ng feast at pagsisimba. Eh katamaran mo lang naman yun. Sometimes we need to take responsibility and accountability of our actions. Naintindihan yung sinasabi ko? Bakit? Mas malakas tayo kaysa sa kalaban, kaysa sa demonyo. Ito lang. Ingat lang tayo, ha? Bakit? Kasi pagka feeling natin lahat ng superstition dinidemonize natin, eh, minsan, we confuse two things. We confuse the signs from significance. Ano ulit yung dalawa? Ito ah. Signs are powerful, but the power doesn't come from the sign, but from the significance behind the sign. Let me give you an example. Alam nyo, ang tanong ito, who gives symbols their meaning? Sino nagbibigay ba ng meaning sa bawat symbol? Hindi ba tayo? Tao din. Your intention, your belief. Kaya minsan, itong problema, some people, they think that merong mga specific na symbol na intrinsically evil by nature. Sa akin, ako naniniwala ko, nope, there are none. Walang specific symbol na evil na siya per se. Bakit? Because on their own, signs have no power. Nagkakaroon lang ng power ang bawat sign kapag ka binibigyan mo ng meaning yung signs na yun. Yun ang nagbibigay ng power doon. Let me give you an example, ha? Every word is actually a sign. Tama ba? Itinuturo ko niya sa ibang bagay. And every word, merong different meanings. Depende kung saan ka nang galing. Tama ba? Ang hello, pag sinabi mong hello, sign yan. Bakit? Sign yan na ano? Gusto mong makipag-usap, gusto mong bumate. Tama ba?
It's a sign. Pero ang words, merong meaning depende kung saan kagaling. Naalala ko to one time. Nagpunta ako sa Feast Cebu. Nandun ako sa Feast Cebu. Ang bait nung host doon. Sabi nung host doon, sabi niya, brother, baka gusto mo magliwaliw sa Ayala, Cebu. So, dadrop off kita sa mall, mag-relax ka doon, mamasyal ka doon, mag-shopping ka doon kung gusto mo. Kasi mura po dito ang bilihin. So, punta ako sa Ayala Mall. Alam niyo, pagdating ko sa Ayala Mall, litong-lito ako. Bakit? Hindi ko alam yung mall eh. Hindi ako sanay. Naligaw ako, so, naubos yung oras ko. Nung hinahanap ko na siya, kung saan-saan akong pinto nagpunta, hindi kami magkatagpo. Until finally, nagkatagpo kami. Alam mo, pagkatagpo namin, sabi nung feaster doon, sabi, oh, brother, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, naligaw ako kasi. Grabe dito sa, ano, hindi ako masyadong pamilyar. Tapos tinanong nitong servant ng Feast Cebu, sabi niya, brother, nalibog ka, bro? Sabi ko, nalibog? So, nakukord ako ng konti. So, napaisip ako ng konti, sabi ko, nalibog. So, sabi ko, konti. Eh, kasi, nagulat ako, dito pala sa Cebu, ang daming magaganda. Ang puputi, ang kikinis ng legs. Tapos, mayroon pang iba, grabe magsuot, yung plunging neckline hanggang pusod. Yung gano'n, sabi ko, tapos kung makapag-shorts, naka-perfect shorts, kita ko yukot, yung gano'n. So, medyo konti, nalibog ako, sorry ha. Sabi ko, wag mo sana akong husgahan. Alam ko, may asawa ko, pero lalaki pa din naman ako. Alam ko, preacher ako, pero wag mo sana akong husgahan. Konti lang. Tapos alam mo yung feaster, tawa siya ng tawa. Sabi niya, sabi niya, bro, ano ka ba? Ang ibig sabihin ng nalibog dito is na-confuse. O sabi ko, ay, ganun ba? Eh sa akin, sa Tagalog, ang ibig sabihin nalibog, horny. Sa Cebuano, confused. O, eh, di patay na, di ba? Nabuking tuloy ako. Bakit? Isang sign, magkaiba ng meaning, ng significance. Nagigets yung sinasabi ko? O, ito, last month may lumabas na news article about satanic rosaries. Tama ba? Anong sabi dun? Sabi dun sa article, yung crucifix daw, nung rosary na yon, merong tatlong key. Merong snake, merong pentagram, merong sun with rays. Yung tatlong bagay na yon daw, satanic. Bakit? Mga simbolo daw yun ng mga satanista, ng mga Illuminati. Pero alam niyo, itong gusto kong sabihin sa inyo, symbols are like empty containers. Bakit? Yung mga symbol na yon, they could represent many things depending kung sino ang tumitingin. At depende kung ano meaning ang ina-attach natin sa symbols na yon. Example, tingnan natin, suriin natin yung tatlo, yung snake. Ano sinasabi lang, ah, brother, snake, ah, demonyo yan. Bakit? Sa Genesis, in the Garden of Eden, sino ang nag-tempt? Yung serpent, yung snake. Oh, yun yung demonyo. Pero tingnan nyo, a few books after in the Bible, sa Book of Numbers, anong nangyari doon? Yung kwento doon, when the Israelites, nakagat sila ng ahas, anong sabi ng Diyos kay Moses, dun sa leader nila? Moses, i-lift up mo, iangat mo yung bronze na snake. Tapos lahat nung, pag tinanas mo yung bronze na snake na yon, lahat ng titingin doon sa bronze na snake gagaling. O ba, bakit parang biglang naging mabuti yung snake doon? Alam nyo, kaya yan ang naging simbolo ng modern medicine today. Di ba? May snake. So, itong tanong, is the snake a symbol of good or bad? Once again, it depends on your belief. Ano pa? Sabi nila, demonic daw, yung pentagram. Alam yung pentagram, yung pagdumrowing ka ng star na ganyan. Bakit nila sinasabing demonic yan? Bakit yung mga occultists nagpa-practice ng witchcraft, ng occult, sumasamba sa kay Satanas, they use the pentagram to represent the devil. Tapos kapag binaligtad, lalo na pag binaligtad mo yan, bakit? Naka-superimpose yung image ng goat, kambing. At yung kambing is another symbol of the devil. Imagine mo, biniligtad mo yung star, di ba pa ganun? Yung two-pointed na nasa taas. Yun daw yung sungay ng goat. Tapos andito yung tenga. Tapos yung dito, yung balbas, yun yung baba ng goat. Yun daw simbolo ng demonyo. Kaya daw demonic yun, yung mga rosary na ganun. Bakit may pentagram? Pero itong gusto ko sabihin sa inyo, throughout the centuries, many Catholic churches in Europe have pentagrams. Bakit may pentagrams? They symbolize the five wounds of Christ. Five wounds. And in fact, in some Catholic circles, ginagamit nila yung pentagram panlaban sa demonyo. So, labo. Diba? Again, ibang meaning, depende sa tumitingin. Ano pa?
Demonic daw yung rays of sun. Bakit? Ginagamit daw yun ng mga Illuminati. Pero ito ah, tingnan nyo yung mga artifacts natin sa Catholic Church. Tingnan nyo yung, punta kayo sa Adoration Chapel, sa Monstrance. Di ba gano'n ang rays of sun sa Blessed Sacrament? So is it good or bad? Di ba si Jesus ang nakikita mo doon? You see, I repeat, symbols are empty containers. It's your intention that matters. Does it instill fear or faith? Ngayon tuloy, ang daming lumalapit sa akin, brother, meron akong satanic rosary, anong gagawin ko? E samantalang dati, nung dinadasal niya yung rosary, mapayapa naman siya nakakapag-rosaryo. Ngayon na nakita niya, man, satanic ito, di na lang magro-rosaryo. E di mas napasama pa. Di ba? Bakit? Dati naman, wala naman problema. Ngayon, napraning tuloy. Di ba? So sa akin ngayon, nag-i-instill na sa iyo ng fear? E di, bigay mo dun sa parish priest, alam niya yung gagawin niya dun. Kung susunugin ba yan? Meron kasi silang pwedeng, meron silang parang deliverance prayer para maging okay na yung rosary na yan. If ever, totoo ngang satanic talaga yung rosaries na yan. Do you get what I'm saying? Yan yung other side. Pero ito naman, yung kabilang side ng superstition. Meron namang iba, maraming superstitions na gumagamit ng Christian symbols. Yung isa kasi, secular symbol, demonic symbol, pero yung pala, meron rin palang Christian background, quote-unquote. Pero merong iba, superstition talaga, pero gumagamit ang Christian symbols. Parang yung iba, minsan nakikita nyo to sa Facebook o kaya sa email, di ba? Merong chain letter, chain prayer, di ba? Sino nakatanggap na ng chain prayer, chain letter ever in your life? Ayan, parang lahat tayo, di ba? Ano nakasulat doon? Below is a prayer to Our Lady of Guadalupe. Pass this powerful prayer to 9 persons for the next 9 days. If you do, good things will happen to you. If you don't, bad things will happen to you. Tama ba? Tapos ang matindi pa nun, meron pang personal testimony. Ano sasabihin dun? Si Remy Reyes, finalo tong instructions na to, and the next day, na-promote siya sa trabaho niya. The following week, tumama ng 25 million pesos sa loto at nagkaroon ng boyfriend. Siya ang bagong girlfriend ng Filipino opa na si Sander Ford. Yung gano'n, parang ayaw niya naman ipasa talaga yun nung pagkaganyan. Tapos ano pa, ito para pangontra, hindi lang yun. Si Sally Santos, hindi niya sinunod yung instructions. And the next day, natagpo ang patay. Ang cause of death, alam nyo, sobrang puyat kapapanood ng K-drama. Yung gano'n, I'm exaggerating. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, yung ibang tao, sinasabi sa akin, brother, ipasa mo yan, ako, mahal kita, kaya wala namang mawawala sa'yo pag pinasa mo yan. Sa akin ito ha, some people don't consider this superstitious. Bakit? Because the symbols that are used are Catholic. Anong ginamit? Our Lady of Guadalupe. Pero itong sasabihin ko na sa inyo, lahat po ng chain letters ay superstitious, kaya tigil-tigilan na po natin yan, ha? Yan. Bakit? Hindi ganyan ang Diyos. God doesn't act in this way. Bakit hindi mapagparusa ang Diyos? Na tipong kapag hindi mo pinasa yung chain letter na yan, ipaparusahan ka niya. Hindi ganun ang Diyos. In fact, makasalanan nga tayo, pero ang Diyos, pinagpapala pa rin tayo. Tama? Bakit? Mabuti kasi ang Diyos. Kaya sa akin, ito lang, when some Christians tell us na itapon niyang mga Buddha, dragon, o kung ano mang native art na napulot niyo sa ibang travel ninyo, bakit? Kasi nakikita nila demonyo. Sa akin, we are actually seeing the same mistake that the Catholic Church committed in history. Ano ito? Years ago, centuries ago, we confuse our Christ with our culture. And you see, through the centuries, tayong mga Kristiyano, we have made the mistake of imposing, ipinipilit natin yung kultura sa ibang kultura. Bakit tandaan nyo ang Kristyanismo na mayagpag yan sa Europe noon? Kaya nung nag-colonize sila ng iba, katulad ng Pilipinas, inimpose yung kultura ng Europeans, ng Kristiyano sa ating mga Pilipino. Tama ba? And you see, because ini-impose ng mga Kristiyano noon yung culture natin, bakit? Kasi hindi natin naiintindihan yung kultura ng iba. So automatically, ang thinking natin, ay demonic tong mga ito, bakit? Walang Jesus, walang God. Buti na lang ito, merong tinatawag na inculturation. Sabi nyo nga, inculturation. Ano tong inculturation? Tinuturo to ng Catholic Church. Inculturation is this, it's finding a way for the gospel,
the Word of God to be expressed in the local culture. Ibinabaga yung Kristyanismo dun sa kultura ng sinasakop na bayan. For example, tayo, napansin nyo, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa hawak-hawak, punas-punas. Di ba, mga Katoliko na Pilipino? Bakit? Kasi nung unang panahon, nung dinatnan nila tayo, we are big in anito. Di ba? Yun ang kultura eh. Sasamba sa anito, hahawak sila, ganyan. Kaya, pagdating ng Kristyanismo, inimbibe nila, in a way, nag-adjust sila sa culture, ipinasa nila yung ganong habit dun sa bagong mga Kristiyano, bagong nag-convert. Naiintindihan yung sinasabi ko? Bakit inculturation ang tawag dyan? At kapag tiningnan ninyo, in fact, in the early church, nung namatay si Jesus, pinopropagate ng mga disciples yung Kristyanismo, meron na rin inculturation. Tandaan nyo ito ha. Ang mga unang Kristiyano, most of them, they are Jews. Hudyo. Bakit si Jesus Hudyo eh? Diba? Ito na, nung pinapalaganap nila yung Kristyanismo, meron ng mga sumasali na mga hindi Hudyo. Eh sa mga Hudyo, holy rite sa kanila, holy ritual yung pagpapatuli, yung circumcision. So ngayon, nung dumadami na yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, at gustong maging Kristiyano, nagkaroon sila ngayon ng debate, nagkaroon sila ng pagtatalo. Pinag-usapan nila, ano ba, kailangan bang i-circumcise itong mga Gentiles na ito na gustong maging Kristiyano? Or okay lang ba na hindi? Alam nyo, anong ginawa nila? Pinagtatalunan nila yan. Anong ginawa ng mga apostles? Yung apostles, nag-pray, pinag-usapan. Tapos, finally, they decided na ano, na huwag i-impose yung pagpapatuli dun sa mga hindi naman Hudyo na gusto maging Kristiyano. Anong nangyari? Nag-adjust sa culture. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung lalaki yan, tapikin mo, sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Safe ka. Kaya naman, nakita ng Catholic Church yung value nitong inculturation. Kaya nga si Pope Pius XII, in 1930s, sinabi niya sa mga encyclical niya na yung kultura ng mga European ay equal lang sa kultura ng mga Asians at iba pang mga kultura. Hindi sila superior, pantay lang yan. Kaya dapat respetuhin. Let me give you two examples ng kultura na dapat respetuhin. Yung Chinese culture, halimbawa, yung feng shui. Di ba? Maraming mga Pilipino, daming mga Chinese dito, Pilipino-Chinese, naniniwala sa feng shui. Pero alam nyo ha, yung iba, totally dinireject nila yung feng shui. Pero alam nyo, itong feng shui is not just actually a bunch of superstitions. In fact, meron, pag tininan nyo maigi, sinuri nyo maigi, itong feng shui is a Chinese philosophical system to harmonize your life with your physical surroundings. And once you understand this, hindi mo na kailangan i-reject lahat ng sinasabi ng feng shui. Anong ibig ko sabihin dito? Instead, you simply avoid the superstitious beliefs of the feng shui. Yung mga sinasabing, mamalasing ka pag ganito, suswertehin ka pag ganito, yun ang i-reject natin. But you need to appreciate the values behind some of the practices. What are some of the practices? For example, ito, number one, ang feng shui, binavalue nila yung harmony. Harmony with the environment. Dapat kaisa ka sa nature. Pero tingnan nyo, sa Biblia, sa Book of Genesis, di ba yan din ang tinuturo sa atin? We need to respect God's creation too. We need to be in harmony with the creation, with Mother Earth. Tama ba? Yan yung tinuturo eh. Ano pang value? Sa feng shui, they value cleanliness. Di ba? Yung mga kilala kong feng shui ng feng shui, parang every month nagpapalit ng pwesto ng mga gamit nila sa bahay. Tama ba? Papalit yung sofa, binabaligtad, yung maya-maya, yung kama, nandun na sa banyo, yung ganun, yung dining table, nandun sa CR, yung ganun, labo. You know? Basta, iniiba-iba nila. Bakit? Para daw maganda yung flow ng energy. Pero tingnan nyo ito, actually, pag tinino yung maigi, may value eh. Hindi ba't yung mga nanay natin, yan din ang tinuturo sa atin? Oh, maglinis ka anak, maglinis ka. Paglinis ka para ano, maging maaliwalas yung paligid. Di ba? At tingnan nyo, pagka naglinis nga tayo, di ba gumaganda yung pakiramdam natin? Parang ang gana ng buhay, parang everything is light. Bakit? Eh malinis yung paligid eh. So, para sabihin natin that feng shui is bad period, ay, delikado yan. Bakit? Inuhusgahan na natin kagad. Instead, ang i-reject natin, yung mga superstitious beliefs. But, some things,
can be actually good, baka nga pinapractice na rin natin. Example, another example. Hindi lang feng shui, yung veneration of the dead. Yung mga Chinese na mga kapatid natin, alam nyo, they have a long tradition of venerating their dead. And yung ibang mga Kristiyano, feeling nila yung venerate yung dead ay demonic yan. Sinasabi nila, necromancy daw yan, tapos against daw sa Biblia. But let me share to you the story of this guy. His name is Matteo Ricci. Si Matteo Ricci, isa siyang Jesuitang paring misyonaryo. And itong misyonaryo na ito, in 1582, grabe, 1500s pa to ha, he went to China. And the fact is this, marami ng misyonaryo na nauna sa kanya noon. But Matteo Ricci, siya yung unang-unang misyonaryo na talagang nag-dive in dun sa kultura ng mga Chinese. And in fact, naging expert siya sa pagsasalita ng Chinese. At dahil naging expert siya doon, alam niyo ano naging resulta? Si Matteo, naipresent niya si Jesus, not as a foreign concept from a foreign culture, but he presented Jesus as a God who is actually within the Chinese culture. Anong naging mensahe at atake ni Matteo Ricci? Ang sinabi ni Matteo Ricci sa mga Chinese na nakasalamuha niya, sabi niya, na ang Diyos nandun na sa kultura nila, and yung Kristyanismo is simply a completion of their faith. So dahil doon, yung mga Chinese na nakausap niya, ay, oo nga no, gusto namin maging complete itong faith namin. So yung iba naging Kristiyano, nag-convert. At hindi lang basta-basta mga Chinese na small time. Yung mga government officials, naging Kristiyano. At dahil yung mga matataas ang ranggo, naging Kristiyano, kumalat yung Kristyanismo. In fact, itong si Matteo Ricci, he was so accepted and esteemed. Talagang sikat na sikat siya doon. Talagang lahat naniniwala sa kanya. Naging advisor pa siya ng emperor. Ganun kalakas ang impluensya niya. Yan ang power ng inculturation. Sabi niyo nga ulit, inculturation. Ito ang problema. Yung mga ibang misyonaryo, nung nakikita ginagawa ni Matteo Ricci yun, anong sabi ng mga ibang misyonaryo na mga Franciscans, Dominicans, sabi sa kanya, uy, ito pong si Matteo Ricci, sumusobra na. Sinasabi niya na pwede daw yung veneration of the dead. At demonic yun. Kailangan pigilan yan. Pero alam niyo, si Matteo Ricci, ano ang thinking niya? Sabi niya, wala namang masama sa veneration of the dead eh. Hindi ba tayo mga Kristiyano, tinuturo natin, honor your father and your mother? Ganun lang din yung ginagawa nila. Pinagdadasal nila yung mga yumao na nauna sa kanila. Eh, hindi ba magandang bagay yun? Bakit? Mahal mo yung nanay, tatay mo, mga lolo at lola mo. Naintindihan niyo ako? So, tinanggap siya ng mga Chinese. Ito ang problema, yung mga Franciscans, mga Dominicans, nagreklamo, nagsumbong sa Santo Papa, nagsumbong sa Vatican. Anong sabi sa Vatican? Ito po si Matteo Ricci, sumusobra na. Itong nakakalungkot, yung Vatican, nakiside, kumampe dun sa mga Franciscan at Dominicans. At anong nangyari? Ipinagbawal na dun sa mga Chinese converts na mag-venerate ng kanilang patay at yung iba pa nilang Chinese practices. At dahil doon, kumonti yung mga naging Kristiyano. At dahil doon, yung mga misyonaryo, pinalayas, pinatalisik sa China. Ang ending, imbis na sana lumaki na yung Christianity sa China, lumiit ulit. Pero ito yung magandang nangyari. Tanong nyo sa akin, ano? 300 years later, 1532 yun ha, in 1939, Pope Pius XII inapproved that Chinese Catholics can observe their ancestral rites. Ang ending ngayon, lumalaganap na rin po, ang dami ng Kristiyano sa China. Bakit? Inculturation. Hindi hinusga na masasama yung mga ginagawa ninyo, demonic yan. Anong punto ko dito? Be very respectful of other cultures, especially if the practices is not the same as our culture. Tama? The question is this, where do you put your faith? So we can make sense of superstition. Where do you put your faith? Kasi itong paniniwala ko, lahat tayo merong faith. Tama? Kahit ang atheist may faith. Bakit? Saan siya naniniwala? Naniniwala siya na sa sarili niyang kakayahan. Tama? For example, lahat tayo may faith. Gusto niyo ng pruweba? Kanina pagpasok niyo dito, sinalat niyo ba yung upuan niyo? Kaya ba ako nito? Di ba nagtiwala kayo? You had faith in the chair.
So anong punto ko dito? Lahat tayo mayroong paniniwala. But the real question is this, where do we put our faith? Bakit? Where do we put our faith? Dun nang gagaling yung power. And as human beings, dinisenyo tayo ng Diyos na dapat meron tayong pinagkakatiwalaan. That we need to trust something. Kasi pag wala tayong pinagkakatiwalaan, we fall apart. At dinisenyo tayo ng Diyos na ano, to trust in Him. And it's either you trust God, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ang Diyos, you will find and trust something else. Kaya kung wala kang Diyos sa buhay mo, you will need a lot of superstitions to feel safe and lucky. Lahat ng anting-anting, sasahurin mo. Tama? Itong usually palusot ang sinasabi, katwiran ng maraming tao, brother, wala namang masama ako, maniniwala ako sa pamahiin. Bakit? Wala namang mawawala. Itong gusto kong sabihin sa inyo, pakinggan nyo ha, hindi totoong walang mawawala. In fact, malaki ang mawawala. Bakit? Kasi inaalis mo yung tiwala mo sa Diyos at pananampalataya mo sa Diyos at inililipat mo sa kung ano-anong pamahiin na madalas ay wala namang basehan. Pero ito ha, if you trust God fully, you don't need any of those superstitions. Bakit? You know that God is enough. Amen? Can I invite you to stand up? And tell the person beside you, God is enough. Where do you put your faith? Sa akin, hindi kayo maniwala masyado sa pamahiin, superstitions. Instead of putting your trust in those things, in those beliefs, sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Alam nyo, I don't believe I'm lucky today tapos malas ako bukas. In fact, here's what I believe in. I am lucky every day. Bakit? Sabi sa salita ng Diyos, Psalms 119, basahin natin. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Pag binasa mo yan ngayon, this is the day. Nung binasa mo kahapon, anong sabi? This is the day. Pag binasa mo bukas, anong sabi? Next year, binasa mo? Therefore, I am lucky. I am blessed every day. Alam nyo, maraming mga tao, they say certain objects make you lucky. Eh, meron akong lucky coin, meron akong lucky medallion, meron akong anting-anting. Alam nyo, ito ha, please, sa akin, we don't need anything. Hindi natin kailangan ng anting-anting. Bakit? Ako, I believe I'm always lucky. Sabi nyo ngayon, I'm always lucky. I'm always lucky. Why? Because I have a God and God is enough for me. Listen to me. Hindi nyo kailangan ng kung ano-anong anting-anting. Ito ha, please, kung kayo'y Katoliko, yung mga rosaryo natin, mga St. Benedict medals, yung mga relics, hindi po yan anting-anting ha. Hindi yan yung parang tipong, St. Benedict medal ako, lumayas ka, Satanas! Hindi yan pang ano ha, hindi yan panakot sa daga o kung ano man. Those are not anting-antings. The main role of rosaries and other artifacts is to remind you that God is enough. Pag nakita mo yung scapular mo, ay, si Lord lang sapat na. Nakita mo yung rosary mo, ah, si Lord lang sapat na. Ay, nakita ko yung St. Benedict medal, oo nga, si Lord kasama ko. Hindi ako dapat matakot. Bakit sapat na si Lord? God is enough. Itong paniniwala ko, makinig kayo sa akin, di mo kailangan ng anting-anting. Di mo kailangan ng kung ano-anong pamahiin. Why? Because you are a walking, talking, breathing temple of the Holy Spirit. The Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end, the Creator of the heavens and earth lives in you. And how can you not be lucky? How can we not be lucky? I'm more than lucky. I'm not just lucky. I'm blessed. I'm anointed. I'm cherished. I'm equipped. I'm commissioned. I'm empowered. Why? Because God is enough for me. Amen! Napigil mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, God is enough for you!
Today, I am celebrating my 31st birthday. At alam mo yon kapag ka nagkakaedad ka na pala, yung bawat birthday mo, tinitingnan mo na yung buhay mo eh, saan ka papunta, meron kang goals, ano ba, na-achieve ko na ba yung goals. At alam nyo, nung kahapon nagdarasal ako, I was praying to the Lord, sabi ko, Lord, ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko, hindi ko pa nakakamit itong mga ganito, ang dami ko pang gustong gawin para sa feast bikutan, ang dami ko pang gustong gawin para sa negosyo ko, ang dami ko pang gustong tulungan tao, yung anak ko, mapapag-aral ko pa ba siya sa magandang eskwelan, kaya enough kaya yung pera ko pagdating ng araw, maililipat ko ba sila sa mas magandang bahay, yung ganyan, ang dami kong iniisip. At alam nyo, habang birthday ko, habang nagdarasal ako, medyo nag-alala ako ng konti. Bakit? Feeling ko, Lord, kaya ko kaya? Ano kaya mangyayari sa akin? Pero alam nyo, habang nagdarasal ako, I was forced to look back. Tapos tinignan ko yung past 31 years of my life, and here's what I've realized. I am super blessed. Grabe yung biyaya ng Diyos sa akin. I was raised by awesome parents. I have 4 wonderful siblings. They are far from perfect. Sobrang kukulit, sobrang tigas ng ulo, minsan sama ng ugali. But they are awesome just the same. I have a wonderful family. Ang ganda ng buhay ko, I'm blessed. Ano pa, tinignan ko yung buhay ko, I married the woman of my dreams. Who would have thought? Dati nililigawan ko yung binasted pa ako 3 beses. Ngayon, hindi ko lang siya asawa, meron pa kaming anak na cute, the cutest son I could ever ask for. Grabe, I'm blessed. Tapos I realized I have a business that has blessed many people, a business that has provided for my family beyond my wildest imagination. At hindi lang yun, this year, I launched a book that has blessed many people, many single people na natulungan sa kanilang estado sa buhay. Ito, higit sa lahat, ito ang pinaka-pinagpapasalamat ko. I have a ministry. I have a community called Feast SM Bikutan that readily loves me, supports me, and I have co-feasters just like you who are as passionate as I am in sharing Jesus to others. And then I've realized, swerte ko. In fact, hindi lang swerte, I'm super blessed. Bakit? God has always been faithful to me. At alam nyo, ito ha, sabihin ko sa inyo, yung weakness ko talaga bilang tao. Hindi po ako magaling magplano sa hinaharap. I'm not a big planner. But I realized I'm super blessed. I'm living a great life. Why? What got me through is not my big plans and dreams. It is my unshakable belief that God is on my side, that God is enough for me. Therefore, every day, I know that no matter what comes my way, I expect to be blessed. Sana yan din ang paniwalaan ninyo na anuman ang nangyayari sa buhay ninyo, oo, may problema kayo, oo, hindi nyo alam yung hinaharap, oo, you're anxious, but I want you to believe, I want you to expect to be blessed. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, I expect to be blessed. Nag-aalala ka ba ngayon? If you are experiencing worries and anxieties today, I want you to remember God's goodness to you in the past. Bakit naging faithful sa iyo ang Diyos? Let not the worries of today make you forget the glories of yesterday. And here's the thing, God is enough. And if He has been faithful to you in the past, if He did it before, He can definitely do it again and again and again and again and again for you. Huwag ka nang matakot, kabaha. You have a bright future because God never fails and He is more than enough for all of us today. Amen. Can I invite you into prayer? Just close your eyes, bow down your heads, and would like you to stretch your arms like this as if you are waiting for God's blessing to fall on you. Imagine God is there up there in heaven opening the floodgates of heaven. Handang-handa siyang biyayaan ka. He is more than enough. All you need to do is to accept those blessings. And let me pray for you. Father in heaven, I believe you are more than enough for me. I surrender to you my life.
knowing fully well that your thoughts are wiser, your plans are greater, your ways are higher. And in this season of uncertainty, sa gitna ng problema ko, I'm putting my whole trust in you again. For you are more than enough for me. And you never failed me. This I pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Come on, sing it. I believe in you. Trust on any superstition. God is enough for us. He never failed us, and He will never fail us ever. Brothers and sisters, I invite you now to lift up your dreams to the Lord. If you have your novena to God's love, lift them up. If you don't have them, just lift up your hands, lift up your dreams to the Lord. And with full confidence, say this prayer after me. Father in heaven, I expect to be blessed. I believe goodness and mercy are following me. Blessings are chasing after me. For I know you have a great plan for me. I believe these dreams will come true. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a big hand. Praise your name. Hallelujah. Can you hug the people around you? Give them a tight embrace and tell them, God is always enough. Were you blessed by God today? May natutunan ba kayo? Let's give the Lord a big hand once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Please be seated.
as we give you some announcements. Let me call on Lyra to introduce their surprise for me. Wow. Expecting si brother, grabe. I expect to be blessed. Grabe, ah. Okay, first and foremost, first announcement, we are 480 attendees today. Wow! Thank you, Jesus. Grabe, nakatayo na yung mga iba. Thank you for being here. Sabihin mo sa katabi mo, thank you for being here! Next week, huwag kayong mawawala because it's the last talk of our series, Angels and Demons. Title of our talk next week is Oppression. Yeah, please be there next Sunday. Calling all youth, nasa na mga youth? We are having our second youth hangout this coming October 22 next Sunday na yan. And we are very blessed because we have a new venue. It will be held in the parish of our Mary Mother of Good Counsel. Diyan po sa may Marcelo, Green Village. So you can, from SM Bicutan, you can ride a jeepney hanggang doon po sa Marcelo. Pwede nyo nang lakarin. Pwede rin mag-try going to the church. Malapit na lang yun from the entrance. Title of the youth hangout this coming Sunday is Bro Code, How to Lovingly Correct One Another. So please be there, my dear young people. Those who want to register, please look for Lily or Jello outside. All right. And next, ito na po ang pinaka-aantay ni brother. Let's watch this video. Happy birthday, Belden. Alam mo, naniniwala ako, amongst us young builders, you are definitely the best. You are the best in our generation. Your ministry, your leadership, your preaching, your character, even your family life is something to be emulated. Dapat katularan. You are definitely an outstanding person in all those areas. And so I really pray that God will continue to bless and grow all that He has put in your hands, because indeed you have been faithful. So again, God bless you. Happy birthday. And I could really see you already an amazing dad to everything that you take care of. God bless. Happy birthday, Belden. I love you. Ito rin. Mahal ko rin niya. Hi, Belden. Happy to know that you're celebrating another birthday. And you know what? Just want to say thank you again for the way you serve God, the way you inspire all of us with your passion for the Lord, your passion for God's people. More blessings, more abundance for you and your growing family. Happy birthday. Same as above. Happy birthday! Enjoy! But wait, there's more! We would also like to give you the chance to greet Brother Velden personally. Paano? In your bulletins, you can see sheets of paper. You can write down your birthday messages for Brother Velden. You can drop them later. Meron kaming designated box or basket here, katabi ng LO mamaya. So you can just write down your own personal greeting for him. Okay, so while you are doing that, stay tuned as we have prepared another surprise. Sa'yo. Ano naman sa'yo? Anyong lupa. Ha? Mo? Asa? Cha. Sandali! Cha. Hindi nyo ho ba maintindihan? Huwag kayong mag-alala, kami din hindi namin maintindihan. Pero nandito kami para i-dub ang inyong mapapanood. Inahandog namin sa inyo ang kauna-unahang live telenovela sa entablado ng Feast SM Bicutan na pinamagatang
Bakit? Single ka pa rin. Ang akala ko ang pinagliwalaan mo tungkol sa pag-ibig. Nagtitipon-tipon ang mga single na magkakaibigan na sina Chris at Nono sa isang hapon sa isang tindahan. Parang Nono, bakit nga ba single ka pa rin hanggang ngayon? Nagkakilala si Camille at Nono. Super bait at masarap kausap itong si Nono. Cute, napaka-friendly, magaling magsayaw, nagbi-breakdance, saulado lahat ng dance steps. At higit sa lahat, nakatutok ang tingin niya kay Camille kahit kakakakilala lang nila. Si Camille tuloy, feeling mahaba ang hair. Nagkwentuhan sila hanggang sa matapos ang party. Nagpalitan pa sila ng cellphone numbers bago naghiwalay nung gabing yon. At yon ang umpisa ng araw-araw nilang pagtitext. Good morning! Ang palaging message ni Camille na sasagutin naman ni Nono ng kumain ka na ba? After a few weeks, nagumpisa silang lumabas-labas. Strolling sa Baywalk, watching the sunset, manood ng sine, kumain sa labas. Dahil dito, napapaisip si Nono na may something na sa kanila kasi nagtsatsaga si Camille na samahan siya tuwing niyayaya niya at walang pag-angal kahit na ang kain sa labas eh simpleng tusok-tusok lang by the CCP. Isang hapon, habang nakaupo sila, kaharap ang papalubog na araw. Ganda ng sunset, no? Sana di ka magsawa kakasama sa akin sa pagtungay sa pagpapalubog ng araw. Sabi naman ni Camille na may paghawi ng hair. Oo nga eh, ang ganda. Hindi naman siguro ako magsasawa kasi masaya naman akong kasama ka palagi. Napansin ni Camille na may dumabong lamok sa braso ni Nono. Hinampas niya to. Medyo malakas. Yung mas malakas dyan. Hindi napatay. Yung super duper lakas na hampas. Ayon, patay ang lamok. At pinaliwanag niya, kasi, di ba, dapat di ka makagat ng damok kasi baka madengge ka, be. Natuwa si Nono sa endearment na ginamit ni Camille. Kaya be na rin ang tinatawag niya kay Camille. At habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim na ang mga usapan nila hanggang isang araw, di na makatiis si Nono. Ano bang meron sa atin? Ano bang tinatawag na be? Special ka sa akin, kaya be ang tawag ko sa'yo, tsaka para kasi yung sarap mong alagaan. Tayo na ba? No. You're just a friend I'd like to keep. Wow. Sakit na nga. Medyo umasa kasi ako eh. Nasaktan na rin sa malaking mali niya kahala. Akala ko meron. Pero wala. Ang sakit-sakit eh. Sus, wala ako rin namang pinagkaya mo sa kwento ng kaibigan ko eh. Oh, eto ako naman ang panoorin mo. Eto naman si Christina, ang isang kaibigan ni Chris na grabe kong magmahal. Ibigay lahat ng dramahan. Take it for granted ang storya ng kaibigan niyang ito. In love si Christina sa kapusina niya si Chris. Every day, she surprises him with nothings. Chris, good morning! Here's your coffee and the morning newspaper para updated ka sa news. Tsaka pala, pinagluto ka na ng baon. Eto o, dinalang kita ng sweets para mas maging sweet ka sa akin. Ay, gusto mo bang mag
tsinelas para relax ka sa office? Eto, dinalhan din kita. Siya nga pala, imamassage na rin kita ha. Sa face, sa shoulder, sa back, sa legs, habang nag-work ka. Ay, alam mo, huwag ka na palang magtrabaho. Mag-relax, relax ka lang dyan. Ako na rin ang gagawa ng trabaho mo. Iuuwi ko na lang sa bahay para matapos ko, ha? They have been going out for quite some time. Pinakilala pa siya sa family ni Chris. They were acting as real couple, but no label. Kumbaga sa Facebook, it's complicated. Kapag may nagtatanong kay Christina if sila na ba, ang palagi niyang sagot, oo, sabay iling at hindi. Okay naman kay Christina ang setup hanggang malaman niya na lang na isang araw na may girlfriend na si Chris at ikakasal na. Ang nasabi na lang ni Christina ay, ang sakit-sakit, Mesh! Ang sakit-sakit! Gusto ko siyang ipaglaban kasi feeling ko, ako pa rin naman ang pipiliin niya bandang huli. Lax, Martin lang, Mesh. Tama na, kumising ka na sa katotohanan. Sorry ha, sa totoo lang, hindi ka niya nakikita, tunay mo kalaga. Huwag mo nasaya ka na luha mo dyan. Kung kaya na sa'yo, nadiliwan mo siya. Para ba kayong si Christina na laging take for granted o si Nono na laging pinaasa at na friendzone? Isa lang ang sagot dyan. Bumili po kayo ng libro. Bakit single ka pa rin? Nandito ang lahat ng sagot. 225 lang sa labas. Thank you po. Grabe, nung sagwa, no? Sagwa mo, Carl. Thank you so much. Okay, so today we're also going to give... Palakpakan muna natin lahat yung mga nag-act. Grabe! So, pa-birthday yun na daw kay Brother Velden. Bumili kayo ng libro niya today. So, we would like everyone to give your most precious gift to Brother Velden. Kanina nung first session, we also did this. Also, we would like the second session to have their turn to give our prayers as our best birthday gift for our celebrant. Okay, I want you to lift your hands towards Brother Velden and let us all together as one family pray for him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Just continue to raise your hands and just imagine and say your silent wishes and prayers for Brother Velden. Yes, Lord. We give to you all our wishes, our prayers. We pray for Brother Velden that you continuously bless him so that he can inspire and bless many, many more people who are in need of you. Lord, we ask for financial provisions, for good health for him and his whole family. Also, Lord, we pray for more friends and more stronger relationships, O God, for him. Lord, we pray that whatever it is that he holds dear in his heart, we pray for that special thing that he asks for, he desires the most right at this moment. We pray for abundance, for more blessings to come. We pray also for his little family, Muriel and Zion. Lord, we pray for their marriage as they also celebrate their anniversary tomorrow. And for Muriel also, we'll be celebrating her birthday 2 days from now. Lord, we pray, Lord, that you continuously bind them in your love so that they can be a better blessing to more people around them. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
Galing ha, may paandarma na gano'n ha. Siyempre. Ganyan, nakakapagod yun ha. Nag-expect ka kasi ng surprise eh. Yan! Surprise. Thank you so much to everyone sa lahat ng nag-organize itong surprise na ito. Nakakatuwa kasi bihira lang kasi machempo yung birthday mo na feast din. And I'm so glad this happened today. Kaya feel na feel ko na mahal nyo ako. And for the past 31 years of my life, one of my greatest joys is to really serve you and ako to become your leader and to be called your feast builder is so humbling and honoring. It's my joy to be of service to you. And ako maraming salamat kasi damang-dama ko yung pagmamahal niyo sa akin. Lalo na pag nag-a-absent ako ng matagal. Kasi bumababa din yung attendance pag nag-a-absent. Yung ganon. Pero thank you for coming here today. And I pray, isa lang po ang birthday wish ko. Tanong nyo sa akin, ano? Ano? I kept this in my heart for almost a year. Ang prayer ko lang naman po talaga sana ma-reclaim natin yung youth session natin dito sa Feast and Tempibutan. And please pray for it. And I also pray and help us na way magkaisa tayo lahat. Kasi ang pumipigil lang sa atin is financial sustainability. Once we hit that mark na ready na tayo, we are going to reopen our youth session soon. And we believe, I expect, it will happen very, very soon in God's own beautiful time. Amen? Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Thank you so much for coming today. And see you next week. And don't forget to bring your family. By the way, next week, kung nasisikipan na kayo masyadong puno na itong second session, marami pa pong upuan sa first session. So pwede kayong agahan ng konti so you can have lunch afterwards as well. So agahan na ng kunting gising para hindi tayo masyadong puno dito if you're willing to transfer to the first session. Again, maraming salamat po. Thank you so much. God bless you. Okay. Last announcements, two announcements. We have pray over ministry right after our last song. So if you have concerns, you want to be prayed over, lapit lang po kayo dito sa side na to. And last but not the least, we would like to welcome all our first timers. If this is your first time to attend the feast, can you see your hands, please? First timers, yeah, wow, welcome to the feast. Can we pray for you? Can you stand up wherever you are? Diyan lang sa upuan nyo, ipagdarasal po namin kayo. Let's welcome them, palakpakan natin. Welcome to the feast. Sige po, we'll pray for you. Can you bow down your heads? And everyone, let's extend our hands towards them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, dear Jesus, for many new members of our family today whom you have brought here for a special reason, for a purpose. Lord, alam mo po yung mga pinagdadaanan nila. Lord, we pray that you manifest your love to them this coming week, Lord. And we pray, Lord, that they may be back here next Sunday so they can continuously be nourished by your word and be blessed by our love here in Feast SM Bikutan. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Welcome po. Before you sit down, our ushers, our warrant ministry are handing over welcome stub. You can exchange them later for a welcome gift dito po sa May Fire Exit after the final song. Thank you so much. All right. Were you blessed, brothers and sisters, by this talk? Let's now prepare for our love offering. Can I invite you to stand up, brothers and sisters? Let's offer our gifts to Jesus. Lift them up. Lift them up. Let me pray for our giving. Father in heaven, thank you for blessing us this past week, for providing for our needs. Lord, we are giving this back to you as a sign of our love and as a sign of our trust that you will always provide whatever it is that we have given. We always believe that you will give it back to us 100-fold, even more than we can ever imagine. Lord, use this gift so that more people will come to know you more. Use this so that your ministry will blossom and spread out in this side of the earth here in SM Bikutan area. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Come, brothers and sisters, we join our hearts. Give your tithes and love offerings to the Lord.